Pagbibigay ng prioridad sa edukasyon, ekonomiya, kalusugan at kabuhayan ang naging sentro ng SOCA ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sa loob ng halos 2 oras na State of the City address ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, inihayag niya sa publiko ang kasalukuyang estado ng syudad. Ganon din ang mga plano, programa at kasalukuyang proyekto na isinasagawa ng lokal na pamahalaan. Naging sentro ng talumpati ng alkalde ang kanyang mga prioridad hanggang 2025 mula sa sektor ng edukasyon, ekonomiya, kalusugan at kabuhayan ng bawat dagupenyo. Sa taon 2024, pipilitin natin na maging mas mabuti. Samahan ninyo ako na unahin lutasin ang problema sa basura. Unahin natin ang gutom at kalusugan. Unahin natin ang may patayo ang Mother and Child Hospital. Unahin natin ang mga Super Family Health Center. Unahin natin makapagbigay ng mas maraming trabaho. Itataas din daw ang sahod ng mga kawani ng lokal na pamahalaan mula sa mga job order hanggang sa allowance ng barangay health nurses, barangay tanod, nutritionist at iba pang barangay worker at maging national government agencies. Oh, malaking bagay yung malaking sahod. Pwede na yun. Makakatulong sa pamilya. Isa sa katuparan din daw ng kasalukuyang administrasyon ang pagkakaroon ng public museum, mura at dekalidad na housing project at ang Tri-City Ferry. Nais doon ng alkalde na maging 2 billion economy ang Dagupan City pagsapit ng 2030. Hiling niya ang suporta ng bawat dagupenyo para maisakatuparan ang magagandang adhikain na ito para sa syudad. Patuloy tayong ilaban, subali tayo, aruan tayo, subali tayo, unaan tayo. Kasama si Henry Dumincil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.